guys, good morning. Welcome to my channel, guys. Good morning po sa lahat ng mga ka-OFW. Sa lahat na po mga ka-OFW. Magandang umaga po sa inyong lahat. Guys, ang oras po ngayon, guys, ay 4:40 ng umaga. Tako dun sa bahay ng anak ng amo ko, guys. Kailangan alas 5:15 ng umaga nandoon na ako sa kanila. Kasi nga maaga ang pasok doon yung mga. Siguro bukas, guys, walang pasok yan. Kasi Hulbis, Merkulis ngayon, Hulbis. Ewan pala, guys, hindi ko alam. Trabaho naman yun. Guys, pasensya na kayo dito sa harapan ko, guys. Sa likuran ko. Kasi nga, naglalaba ako ng kumot kahapon, guys. Kuwanto, mga punda, yung mga cover, nilalaban ko lahat. Ganong mainit kahapon, guys, gawa nung hindi makulimlim, malamig pa kasi dito, kaya sino kong lagi kong kinakumot, guys, kasi nga hindi malamig, mainit siya, gawa nung ano siya, Pranila, kaya favorite, my favorite na 4:45 yung kape ko, guys, kalimutan, kasi yung kape ko nagtarawa ko sa bansang Middle East. Na tayo, guys. Ito lang po yung panglaban natin sa lamig ng buhay. Okay, guys, kape muna tayo ngayon, guys. Malamig lang panahon. Lalo na sa labas, guys. Malamig talaga. Kaya magkakape tayo. Huwag niyong kalimutan magkape lagi tuwing umaga. Dahil yan po ang ating lang po ang ating panglaban sa lamig para mainita ng ating sikmura, guys. Lagi itong minabagit sa inyo, guys, dahil buhay para pwede sa ating lakit sa pagtugan sa lamig panglaban mag-asin ba? Kaya magkape na tayo, guys. Kape na may coffee mix. Guys, yung coffee mix ko, guys, galing sa loob, guys, sa kaya sa amo ko. Lagi akong binibilihan yan, eh. Guys, let's go! Sana. Kaya, salamat sa bahay, guys. Guys, hindi sana kayo sa paglabas ko, madilim, guys. Kaya, pasinsahan nyo na. Okay? Start muna natin yung session, guys. Kasi nga mula may kagabi, may nagsisigara naman yung kagabi. Walang katao-tao, guys. Ako lang ang nasa labas, yan. Kita nyo, guys? Oh. Walang katao-tao. Oh, diba? Puro krusada lang yan, guys. Guys, yung nakasakyan ko, guys, nandito na sa parking sa kabilang pinto. Yan. Okay. Ayan, guys, naka-start na po tayo, guys. Dahil malamig. Mga ano lang siguro, guys, mga 5 minutes lang, guys, saka alas na tayo. Tama-tama, guys, oh. Tama-tama, lumabas ako alas 5. Ibig sabihin, 10 minutes na sa load up. Kasi nga pala, guys, shout out pala kay Lori Talita Aquino, nasa Pangasinan, yung vlogger sa Ma'am Lori. Kung ako sa'yo, Ma'am Lori, pauwiin mo na lang yung babae sa nanay niya sa kung saan niyang nakatira, kung sa Bulacan o sa kung saan probinsya siya.
gawin mo na lang kaysa kung diyan siya mag-iiste, yung asawa niya, pag nagugutom, uuwi dyan at magsasaing. Pag hindi nagbigay si Mi ng bigas, bubugbugin siya. Kaya kung ako sa'yo, papauwiin mo na lang yan. Tapos yung bahay na yan, kung gusto, bigay mo na lang sa iba. At least makakatulong yung bahay na yun, sa ibang tao, di ba? Alam mo ba yung ano? Yung matanda na binablog mo yung nasa damuhan, yung matanda na yung anak niya nagtatricycle paggabi, yon ang ibibigay, dyan mo patitirahin yung matanda. Yung nakita mo yung dalawang hero lang tapos nasa damuhan yung bahay, nakita ko yun eh. Kaya mas maganda, dyan mo patirahin yung matanda dyan, yung mag-iina. Ikawawa naman yung si Mi, uuwi yung asawa dyan, magluluto, tapos kakain lang siya, tapos hindi pa kainin yung mga bata. Ay, Madam Lore, ibang usapan na yan. Nagbibigay ka ng tulong dyan, tapos yung asawa walang kwinta, uuwi dyan, kakain lang, magsasaing, tapos alis na. Wala din, kaya mas maganda, pauwiin mo si Mi sa nanay niya para tumulong sa pag-alaga ng anak niya. Kung may magbibigay sa'yo ng tulong para sa kanya, o di papadala mo na lang. Di ba? Gawin na lang. Kaysa magtiis siya dyan na uuwi yung asawa, bubugbugin. Baka mamaya pag uuwi yung asawa dyan, alam mo na. Anong kailangan mo? Hindi siyempre. Baka may madagdagan pa yan, kung hindi siya pa pumapayag, ibubugbugin na naman, di walang magawa. Kaya shout out sa iyo, Madam Lori, sana po marami ka pang matulungan. At sana po gabayan ka ng ating Panginoong Diyos, na lagi kang nandyan sa mga taong mahihirap na nangailangan ng tulong sa iyo. Shout out po sa iyo. At God bless sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga vloggers na tumutulog niya sa Pilipinas, magandang umaga po sa inyong lahat. Sana po huwag kayong magsawa sa pagtulong sa ating mga kababayan na nangailangan ng tulong sa inyo. God bless po sa inyo. Yan po ang binigay sa inyo ng Panginoong Diyos para kayo po ay makatulong sa ating mga kababayan na mahihirap. Kaya ang masasabi ko lang po sa inyo, God bless po at ingat po tayo palagi sa ating biyahe, kung saan man tayo pupunta, ingat na po tayo. Kaya update ko kayo mamaya, ako po ay papunta na po sa destination na magsusundo ako ng anak ng amo, may papasok po ng trabaho sa umaga. Ngayon ang oras po dito ay alas 5 ng madaling araw. Ito po ang buhay ng isang OFW, madaling araw po ang gising. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Sana po yung vlog ko ay pakisuportahan nyo naman po kasi para makatulong din ako. Sabagay, dito sa Riyadh, nung nasagtagan ng lockdown, marami din akong binigyan dito. Kaso lang hindi po ako nakapag-vlog dahil wala po akong vlog noon. Ngayon lang po ako nakapag-vlog. Hindi ko alam kung ilang buwan ako nag-umpisa. Dito, walang, hindi maganda dito mag-vlog kasi ang vlog ko dito, pag alis lang, pag uwi ng bahay, yun lang po ang aking vlog. Kaya, nag-decision na po ako, natapusin ko na po ang kontrata ko para uwi na sa Pilipinas. Thank you.
mo guys, nagkarating tayo dito guys, ano, alas minus 10 para alas 6. Kaya maglilinis tayo ng sasakyan. Guys. Tapos na tayo maglinis ng ano, yung pugon. Pauwi na tayo ng bahay. Ang dami ko nakuha, oh. Yan. Yung tawag yan, yung ano, abo sa kahoy. Nagsisiga kagabi yung anak, tapos siyang gumawa ng foam, tapos tinawag niya na ako na ano, ibabalik sa loob.